Tila nagpahaging si Pangulong Ninoy Aquino sa Foreign Ministry ng China. Kasunod yan ang pahayag nila na maghinahinay daw ang Pilipinas sa mga binabalak na akbang kaugnay sa West Philippine Sea. Nakatutok si Teresa Andrada. Isang full cabinet meeting ay pinatawag ng Pangulong Ninoy Aquino ngayong araw. Ang sentro ng diskusyon, ang patuloy na umiinit na territorial dispute sa West Philippine Sea. Pero bago ito, pinagsabihan ng Pangulo si Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin. Sa isang panayam kasi, sinabi ni Liu na maghinay-hinay raw ang Pilipinas sa paglabas ng mga nakaiiritang statement matapos sabihin ni Aquino na posible daw humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika para mag-deploy ng spy plane sa West Philippine Sea. Parang hindi klaro sa akin anong provocative statement na sinasabi ng Pilipinas, no? O ng mga opisyal ng Pilipinas. Pero batid natin na napakarami sinasabi mula doon sa kabilang panig, no? So baka dapat basahin niya yung mga nakasulat sa kanila at with all due respect, no? Baka dapat balansin niya yung sinasabi niya sa katotohanan. Ilang linggo na ang nakalilipas nung magkaharap ang mga barko ng Pilipinas at China sa pinag-aawayang Panatag Shoal. Pero nang magkabagyo, pinaalis ng Pilipinas ang mga barko nito. Ang China, hindi umalis. Halos 3 linggo na po yung mula nung bumalik yung ating Coast Guard vessels. So, kung yung kanilang vessels ay pinauwi na rin, lalo na yung government vessels, wala na hong issue. So, sino kaya nagpapatagal nung issue dyan po sa Panatag Shoal sa Bajo de Masinloc? Hindi patiyak kung itutuloy ng Pangulo ang paghingi ng paglipad ng spy planes ng US sa West Philippine Sea. Pero ang US Embassy nagsabi ng handa silang magbigay ng tulong at impormasyon sa Pilipinas kasama na ang pagbabantay nito sa teritoryo ng bansa. Bilang bahagi ng matagal ng military cooperation sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, malawak ang sakop ng West Philippine Sea kaya hirap ang Pilipinas na i-monitor ang teritoryo nito doon. Pero para sa Panatag Shoal, na 124 nautical miles lang ang layo sa Zambales, sinabi ng Philippine Air Force na may kakayanan daw silang magsagawa ng flybys doon. Pero wala pa raw utos ang Pangulo at ang bilin sa kanila aayusin ang gusot sa pamamagitan ng diplomasya. Samantala, nagpadala kahapon ng DFA ng 10 note verbal sa Chinese Embassy para iprotesta naman ang pagtatayo ng isang komunidad sa isang bahagi ng Kalayaan Island Group na tinawag ng China na Sansha City. Ayon sa China, kabilang daw sa mga teritoryong sakop ng Sansha City ang Nansha Islands o Kalayaan Island Group sa Pilipinas. Nasa teritoryo ito ng West Philippine Sea. This is the 10th note verbal that we have sent to China. So we do that and later on we can use this protest in a proper forum. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.